Grabe ang ipinakitang laro ng Omega Esports nitong mga nakaraang araw na kung saan siyempre pinangungunahan nga ito ng kanilang gold laner na si Kelra. Pero alam nyo ba, hindi lang respeto ng mga tao dito sa Pinas ang kanyang nakukuha, maging sa ibang bansa ay sobrang hinahangaan na nga ang taong ito sa kanyang pag-gold lane. Kasunod, pag-usapan rin natin kabatang yung patungkol sa AP Esports 2.0 dahil sila nga ay disqualified sa Juicy Legends Tournament at pinatawan pa ng pagkakaba ng kanilang kupunan. Ano nga ba ang dahilan nito? At ang panghuli, munto nyo, olats na naman sa isinampang kaso sa kanya ng Riot Games, kaya ang siste, kailangan niyang baguhin ng mga ginawa niyang skins na may pagkakahalin tulad di umano sa gawa ng Riot. Pero teka, ohoy, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Alam kong nagiinit ka naman dyan kabatang nang dahil sa mga balitang naririnig mo ngayon sa social media, at isa na nga rito ay ang paglabas ng resulta sa naging kasuhan na naman ng Riot Games at ng Munton patungkol sa copyright. Lumabas na kasi ang hatol kabatang na kung saan nanalo na naman nga ang Riot Games laban sa kanila, kaya naman walang no choice ang Munton kundi palitan ng appearance ng mga hero na kanilang inireklamo. At ito nga ay ang Guinevere, Shaun of Tomorrow, Zilong Summer Wave, Iritel, Astral Wanderer, Roger, Dr. Beast at marami pang iba na kailangan ng baguhin ng Munton. Hindi naman totally ganun karami ang kailangan nilang baguhin sa mga hero na ito, kundi yung ilang details lamang, katulad ng kulay, pattern weapon or orb, para nga hindi nagmimistulang sa Rayo talaga nagmula ang idea nito. Kaya huwag ka na di umanong magtataka kung may ilan kang mapapansin sa paborito mong hero na tila may nagbago rito. Hindi naman sinabi kabatang kung sila muli ay nagmulta katulad noong nakaraan, pero malamang sa alamang may kaakibat rin talagang parusa ito dahil nga napatunayan na naman nila ang panggagaya di umano. Ganun pa man, sana ay matapos na ang ganitong issue ng Munton, dahil isa kasi ito sa dahilan kung bakit hindi sinusuportahan ng ibang mga bansa ang darong MLBB dahil nga sa issue ng copyright. Para sa atin wala namang problema ito dahil naglalaro lang naman tayo, pero sa Riot Games ay malaking issue nga ito para sa kanila dahil tila sila yung nag-e-effort tapos iba ang nakikinabang. Parang kaklase mo na todo review ka kasi may pa-exam si ma'am, pero yung katabi mo na chillings lamang, pero nung nagsimula na ang exam, abay walang ginawa kundi ang tumingin sa test paper mo at manggaya. Hindi ba't unfair rin sa'yo ito? Siyempre, bias tayo kay Munton dahil ito ang ating sinusuportahan at dito tayo nakilala, pero ang mali ay mali at hindi natin pwedeng itolerate yon. Pero ngayon, ang mahalaga ay may pag-uusap na sa pagitan nila at antay na lamang natin ang mga susunod na mangyayari. Pero dumako na nga muna tayo kabatang sa usapang Omega Esports at ang kanilang malupit at mainit na gold laner. Nakita naman kasi natin noong nakaraang laban ng Blacklist at Omega ang sobrang init na kaganapan, yung tipong ipinakita lang naman ng dalawang team na ito ang kakayahan at lakas ng ating bansa. At dahil tuloy rito, sobrang kinatatakutan tayo lalo sa bansang Indo, at sa katunayan, nagbigay pa nga ng komento si Shin na dating core ng RRQ Hoshi patungkol sa ating mga teams. Ito nga kabatang ay matapos nilang mapanood ang laban ng Omega at Blacklist, na kung saan ayon kay Shin, nararamdaman din umano niyang sobrang hirap ng malampasan ng mga teams natin dito sa Pinas. At sa katunayan, nawawala na din umano siya ng pag-asa pang matatalo nila tayo sa international tournament. Pero sana di umano ngayong season 10 ang makapasok sa kanilang bansa ay ang team na EVOS Legends, at gusto niyang makita kung paano maglaban ng EVOS at ang Team PH.
Sa tingin ko, kaya gusto ni Shin na ang Evos ang lumaban naman sa M4 ay dahil noong lumaban ng Evos sa M1 ay nakuha ang mga ito ng kampyonato. Tapos noong tumaan ang M2 at M3 na wala ang Evos ay parehong lumagapak sila sa M-series. Siguro naiisip ni Shin na baka ang Evos ulit ang may kakayahang maipanalo ang Indo sa pinakamalaking tournament ng Munton, kaya ganito na lang ang kagustuhan niyang makapasok ang Evos. Pero huwag kang mag-alala, Shin, dahil nais ko lamang ipaalala sa'yo na ang Evos ay naglaro noong MSC 2021, pero ang resulta o nagresulta pa rin talaga ay top 3 lamang ang inyong pambato. Pero syempre mabait naman itong si Shin, kaya hindi natin siya pag-iinitan, dahil yung tinatrash talk lamang natin ay yung mga pro player na minamaliit ang ating mga export. Pero ayun na nga, mabalik tayo sa naging laban ng Blacklist at Omega, na kung saan grabe ang dalawang team na ito, lalong-lalo na ang Omega. Akala ko nung nakaraan, ang RSG at Blacklist ang siyang pinakamainit na laban at pang M4 talaga ang mga galawan, pero biglang kumalabit ang barangay at sinabing, ala eh, baka kami nakakalimutan mo, inspe. Pero ito na nga, hindi lang tayong mga Pinoy ang pinapahanga nitong si Kelra at ng kanyang koponan, dahil alam nyo ba, ang kanyang paggamit sa hero na Claude ay sobrang pinag-uusapan rin ngayon sa Indo. Nakakahanga itong si Kelra na tinigilan si Beatrix at ipinakita naman ang kanyang Claude, tapos nagpapahanga na naman ng mga tao. Ito yung klase ng good laner na talagang masasabi mong matalino at malakas talaga sa kahit na anong hero. At sa katunayan, sobra niya ring napahanga si Rek na dating membro ng Evos Legends, dahil kung hindi nyo nalalaman, noong kasagsagan ng M1 ay si Rek lang naman ang pinakamalakas at kinatatakutang gumamit ng Claude na hero. Kaya nga sa buong Game 1 hanggang Game 7 ng M1 noon ay autoban talaga ang Claude niya, dahil ayaw na ayaw nilang magamit ni Rek ito dahil talagang hindi siya mapigilan. Pero ngayon na nakita ni Rek ang paraan ng paglalaro ni Kelra sa Claude, abay ayon lang naman sa kanya, nahanap na niya ang pinakamalakas mag-Claude ngayon. Kumbaga sa tinagal-tagal ni Rek sa pro scene ay ngayon pa lang siya napahanga sa isang pro player sa paggamit nito ng Claude na hero. At ito nga ay sa katauhan ni Kelra na minsan ring nakilala sa hero na Beatrix. Kaya saludo kay The Filipino Savage, dahil hindi biro ang ma-recognize ng isang pro player na may napatunayan at kinatakutan na rin noon sa pro scene. Pero dumako na nga tayo sa ating huling pag-uusapan, at ito naman ay patungkol sa AP Esports 2.0 at sa kanilang naging issue sa Juicy Legends. Sa mga hindi nakakaalam, ang Juicy Legends kasi ay papasok na sa playoffs, na kung saan sila ay nag-anunsyo patungkol sa isang team na lumabag sa kanilang tournament rules. Ang AP Esports 2.0 ay ang team rin ni Saloma, na kung saan siya yung taong sinabi ni Boss din na kapatid di umano ni H2 at tumigil rin sa NXP bootcamp ng isang buong season. Sa totoo lang, alam ko kung ano ang pinakadahilan nito, kabatang, pero ang ibibigay ko sa inyo ay ang tatlong senaryo at ikaw na lang ang bahalang mag-isip kung alin sa mga dahilan na ito ang tama, kaya sila naban at na-DQ sa Juicy Legends. Unang-una, posibleng ang dahilan di umano ay dahil nagpa-pilot ang ilang mga membro ng AP Esports. Yan ang una, kabatang ha. Pangalawa, posibleng sila di umano ay gumamit ng map hack at nahuli sila ng Juicy Legends, kaya sila naban. Pangatlo, sila di umano ay naging sangkot sa gambling, o ito nga yung halimbawa, may laban sila tapos sa isang betting site, sobrang daming kumusta sa kanila at konti lang sa isang team na kalaban nila. Tapos nito, sinadya nilang magpatalo para yung team na dihado sa taya ay ang siyang magdodoble ang panalong pera. Ayan yung tatlong sinasabi nilang posibleng dahilan. Uulitin ko,
posibleng dahilan, kabataang, okay? Ikaw, ano sa tingin mo sa tatlong yan ang dahilan sa kanilang pagkakaban at pagkakadisqualified? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga maiinit na kaganapan na naman sa ML community. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.